Mga kaibigan, nais ko lang ipakilala si Mr. DIY Shop mula dito sa Apalit Pampanga to Nationwide. Meaning to say meron po sila 600 branches sa buong bansa natin. Dito rin ako nakakabili ng mga cables, chargers, at mga accessories sa murang presyo. Mapupuno ninyo ang mga shopping baskets nyo. Welcome back ulit mga kaibigan, meron ulit tayong DIY projects. Ayan, gumawa ulit ako ng DIY power bank na legit na may 10,000 milliamps. Ibang-iba ito sa mga pre-made power bank tulad sa nakaraan kong ginawang video. Ngayon dahil naman sa gawa na ito, ipapakita ko sa video natin ito ang discharging process gamit ang load na pre-made power bank, cellphone, at DC fan ulit. Ilan lang ito sa mga paraan ko para maipakita sa inyo ang proseso. Ito nga pala ang binili kong DIY power bank single board at may output itong 2.4 amps at hindi na to pwede maglabas pa ng 9 volts either 12 volts. Ito na ang umpisa ng ating discharging test at ang magsisilbing load natin ay ang 10,000 milliamps na power bank at syempre magsisinula tayo sa 0%. Dapat meron tayong high quality na data cables, magkano lang naman yan yung sa akin kasi naglalaro sa 200 hanggang 300 pesos. Pero at least diba nakasulit naman at strong cables pa. Time check sa upper left corner. Ngayon nasa 39% na ang kinakargahang power bank. Pero yung DIY natin ay naka 4 bar pa ang indicator lights. Medyo makunat ang tingin natin dito mga kaibigan. Pero maya tignan natin kung talaga makunat na kasi misk ako. Syempre, hindi pa ako sure dito sa DIY project na to. Ayan mga kaibigan, nag-blink na ang high-made power bank at naka 60% na ang pre-made power bank. Kaya 60% lang ang nakuhang charge ni pre-made power bank kasi ang mga power bank ay gumagamit ng malaking lithium-ion polymer at ang capacity ay 10,000 milliamps. Hindi talaga sasapat ang ating homemade power bank dito lalo. Ito ang dahilan. Dahil sa step-up circuit board, syempre meron 3% efficiency lost in a process. Tapos power bank pa 10,000 milliamps ang load natin, hindi talaga kakayanin ng homemade power bank. Nagdadag na rin pala ako ng battery para subukan muli ang totoong capacity. Dapat may fully charge ng homemade power bank ang pre-made power bank na siyang nagsisilbing load natin. Ito na ang second time ng drain test sa ginawa kong homemade power bank na may rated capacity na 10,000 milliamps. Yun nga lang kapag similar ang ginawa niyong DIY power bank, katulad sa akin mapaparami din ang mga 18650 batteries nyo. Pero mga kaibigan, depende ito sa gagawin nyo kung kaya nyo mag-avail ng matataas na capacity tulad ng 3,000 milliamps na 18650s. Mapapaliit ang bilang ng mga batteries na kailangan.
Malapit nang magtapos ang ating video mga kaibigan. Sa videong ginawa ko ngayon, nasaksihan nyo ang difference ng homemade at pre-made power bank. Sa pre-made power bank kasi bibilhin nyo lang kung anong nakalagay or kailangan nyong capacity at depende sa paggagamitan. Ang homemade power bank naman hindi ka lang dedepende sa capacity neto kasi pwede mo itong dagdagan. Pero para sa iba hassle naman kung ikaw mismo ang magdadagdag, doon na papasok ang sinasabing depende sa tao kung mag-DIY or buy, diba? Kayo mga kaibigan, ano ba ang masasabi nyo tungkol sa DIY project ko ngayon? Comment down below para mabasa natin yan. Pero para sa akin, kasi bilang sanay na rin mag-DIY, okay lang para sa akin mag-build ng mga ganito kasi masisigurado ko talaga ang kailangan ng mga load device ko. Pag pre-made kasi hindi ang hirap magkalkal kasi masisira lang ang design, diba? Dito na rin magtatapos ang aking video.